So, hello mga guys. Bali, ang tutorial natin ngayon is i-fix natin yung SMS bug ng CLT S10G na modem natin. So, kaya siya nagkaganto guys. Yung waiting na lang siya kapag tinik natin yung SMS ng modem natin, napuno na yung SMS niya. Bali, ang limit lang kasi ng modem natin is 50 SMS. Pag lumagpas sa doon, maghahang na yung SMS natin. So, ganito ang gagawin natin guys. Pupunta tayo sa browser ng modem natin. So, dito guys. Punta natin yung gateway niya. Yung 192.168.254.254. So, i-input lang natin sa browser natin. Then, wait lang natin siya mag-load guys. Then, mag-login tayo dito guys. Click login. Then, login natin yung default user. User, tapos default password ng modem natin. Nasa sticker po yan ng modem natin. Then, wait lang natin mag-login guys. Then, pupunta tayo dito guys sa may device settings. Then, pag-click natin ang device settings, click natin yung advanced settings. Then, kapag nasa may DHCP na tayo guys, dapat pag-click natin yung DHCP dyan na nasa left side ng screen natin, dapat mag-scroll down yung browser natin. So, i-click ko lang yung DHCP guys. So, yan guys, napansin nyo, nag-scroll down na yung browser natin. So, ibig sabihin, success yung pag-click natin ng DHCP. So, ngayon, i-edit natin yung URL guys. Yung URL ng modem natin, ito, edit lang natin siya guys. Itong router underscore setting guys, papalitan natin yan ng backup underscore data. So, edit ko lang guys. Yung router underscore setting, palitan natin ng backup underscore data. Yan, edit ko lang. Backup underscore data. Then, press ko yung enter. Then, yan guys. Kapag in-enter ko yan, dapat maglalabas yung pag-i-import ng config ng modem natin. So, ngayon guys, i-click natin itong export. Then, click natin yung click download guys para ma-download natin yung config ng CLT S10G natin. So, yan guys, na-download na yung config bin file ng modem natin. Then, nagagawin natin guys, hanapin natin sa file manager yung na-download natin na config. Nasa downloads folder. Yan, download. Ito yung config CLT S10G config.bin. So, para ma-open natin yan, guys, may i-download tayo na application sa Play Store. Yung Searchiever. Search lang natin, guys, Searchiever. Then, i-download natin. Install. So, yun, guys. Then, click natin yung open. Then, click natin yung allow. Then, okay. Then, okay ulit. Then, hanapin natin yung download folder. Ito guys, download folder. Click natin. Then, i-click natin yung config file. Then, extract here. Then, yan guys. Ito na yung config na na-extract. Yung nasa taas na config. Yan na yung data config ng modem natin. So, click natin yan guys, yung config na nasa taas. Click natin. Then, view. Then, click natin yung MNT folder. Then, click natin yung user data folder. Then, click TC upgrade file FAT folder. Then, mapapansin nyo guys, yung TC underscore NB show na file, click natin yan para ma-open. Then, open natin yan, guys. Then, click natin ulit yung open. Then, open as text natin. Then, yan, may edit natin, guys. Basta meron tayong text editor. Then, click ko lang itong this time only. Then, hahanapin natin yung
clear SMS when restore. Then find lang natin, guys. Then type ko lang dito clear underscore SMS. Then click natin yung search, guys. Then ito siya, guys. Makikita natin yung clear SMS when restore no. Then ang gagawin natin, guys, i-edit natin yung value niyan, guys. So sa dulo papansin nyo, naka no siya. Gagawin natin siyang ang value niya is magiging yes. So ngayon, guys, edit ko lang to, guys. Gagawin kong yes yung value para kapag ni-restore natin, maayos yung SMS ng modem natin. Bali magre-reset siya. Hindi na magbabag. So edit ko lang siya, guys. Ito yung value niya. Gagawin natin yes. Then click natin yung save. Click ko lang yung save, guys. Yan, nakapag-save na. Then back na lang tayo. Naka-save na yung config na in-edit natin. Back. Then back. Yan. Then ang gagawin natin, guys, yung VIN file natin, i-import natin dyan yung in-edit natin na config. Yung nasa taas na yan, i-import natin sa config.bin file. So gagawin natin yan, i-click natin yung config.bin. Click lang natin, guys. Yan, then view. Click natin yung view. Then yan, wait, cancel ko lang. Then papansin nyo, guys, yung meron tayong green button dyan, i-click lang natin yan, guys, para makapag-import tayo yung in-edit natin. Then click natin yung config na nasa taas, guys. Click lang natin yan, system.config. Then click natin ulit yung green button na yan para mag-import sa bin file yung in-edit natin na config file. Click lang natin, then check apply to all files. Click lang natin yung file, yung checkbox. Then click replace. Then yan, okay na siya, guys. Then ang gagawin natin, guys, yung bin file natin updated na yon. So pumunta ulit tayo sa browser natin, guys. Then i-upload na natin yung in-edit natin na config para maayos na yung SMS ng modem natin. Then click lang natin tong browse. Click lang natin siya, guys. Click browse. Then yan, hanapin natin yung file na config.bin file na na-edit na natin. Click browse. Then click files. Yan, hanapin natin sa file manager yung bin file. Yan, then file manager. Then sa downloads. Then click natin yung config.bin file. Then okay. Yan, guys. Then click natin yung update. Then wait lang natin mag-reboot yung modem natin. Wait lang natin mag-connect ulit yung wifi ng phone natin sa modem natin na CLT-S10G. Wait lang natin, guys. So yan, guys, i-refresh ko lang yung wifi. Check ko lang kung nakabukas na yung wifi. Then connect lang tayo ulit. Then wait lang natin. Yan, guys. Then click natin tong okay. Then yan, check ko lang to. Click natin yan, guys, yung okay. Then mag-login ulit tayo sa gateway natin. Wait lang natin mag-refresh yung gateway ng modem natin. And wait lang natin, guys. Then mag-login ulit tayo via user account. Then type ko lang user, tapos yung password. Then click natin yung login. Then pupunta tayo sa may system settings. Yan, click lang natin yung system settings.
Then wait lang natin. Pupunta tayo sa restore factory default. Restore factory setting. Click lang natin, guys. Then click natin yung restore factory. Yan, guys, click lang natin. Then click natin yung yes. Magre-reboot lang ulit yung modem natin. Wait lang natin ulit makakonect yung cellphone natin sa wifi ng modem. So dapat yan, guys, kapag nilagin na ulit natin yan dahil sa config natin, dapat okay na yung SMS ng modem natin. So dapat ayos na siya. Pag clinic nyo, hindi na siya loading and or waiting, guys. Then wait lang natin siya ulit mag-connect sa cellphone natin. So yun, guys, refresh ko lang ulit. Check natin yung wifi ng modem natin. Kung nakakonect tayo, yan, wait lang natin kumonect. Yan, then press natin ulit yung okay. Then mag-login ulit tayo dun, guys, sa gateway ng modem natin. Wait lang natin mag-refresh yung browser. Then click natin login. Login as user account ulit tayo, guys. Click natin yung login. Then username, user password. Then wait lang natin ulit. So yun, guys, punta tayo sa SMS menu. Click natin. Yun, dapat yun, guys, di na ulit loading or waiting. Dapat yan, nakapasok na tayo, guys. So it means okay na yung SMS ng modem natin. Nice na natin yung bug na ng SMS natin na waiting forever. So yun lang, guys, yung tutorial natin. Maraming salamat sa panonood. Then click subscribe na rin sa inyong lahat. Salamat.